Pagputo ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada! 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 Umaga! Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nasino. Maganda morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Gising na ba kayo mga katodos? Ngayon po ay araw na naman ng Monday, ngayon po ay November 14, 2022. Nagbabalik po niyo lingkod, Drew Nasino, hanggang alas 6 po tayo sa Rajada sa umaga. Araw dahil 41 days na lamang po bago sumapit ang Christmas at ready na ho ang ating mga katodos, ready na ho ang mga nanay at mga tatay, mga ate, mga kuya at syempre ang atin ho mga inaanak na yan ready na rin ho yan sina yan mga mamimili po ha, yung mga tumanggap na po, opo, yung mga nakatanggap ha, meron na. Ay, yung mga tatanggap pa lang pala. Oo. Yung mga tatanggap ho ng mga Christmas bonus, lalong-lalo ho yung mga nagtatrabaho po sa gobyerno dahil bukas magsisimula na po sila makatanggap po ng bonus. At sa oras nga po na 5 minuto makalipas na alas 5 na ng morning, matapos po ang balitang todong lakas ni Nahay Ludovico at Jelly Mendez, atin naman pong silipin na ilan po sa mga rumaratsyadang mga balita. Bagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, kasado na kasbu! Pangulong Marcos nagpasaklolo na sa Amerika sa gitna ng walang awat na pagmahal ng krudo. Pinalawig na mall hours sa Metro Manila, magsisimula na ngayong araw. Libreng sakay naman sa EDSA Carousel, gagawin ng 24/7. At panibagong wage hike, tinalakay na ng dole ilang manggagawa nais bumalik sa work from home setup. Ratsyada! Naramdam na ho natin ang Christmas mga katodos. At speaking of Christmas, ano nga kaya ang mga paghahanda po ng ilan po nating mga kasamahan, ng ilan din pong mga kababayan natin, lalo pag ganito 41 days na lamang ho bago ho magpasko. Alamin din ho natin kung ano nga ba ang mga sa mga lungsod ho, lalo na po dyan sa Maika Manava. Alamin ho natin ng ating mga Metro Patrol Report. Metro Patrol Report. Ate Beth, ano ang 41 days na lang, ano ba mga usually na mga paghahanda na ginagawa ninyo pag ganitong panahon, lalo dyan sa Kangkalu? Aba, syempre, Sir Drew, total Pasko naman. So, naglalanding din kami sa mga LGUs. Kahit kung paraffol. Ayan. Pero wala namang pressure. Kung meron, salamat. Kung wala, okay rin dahil kami trabaho lang. Pero kadalasan naman, Sir Drew, every year, naaalala naman po yung mga efforts namin para sa kanila. Oo, lalo na dyan sa may Kangkalo. Matindi ang Pasko dyan. Lalo sa mga senior, pag nagbigayan mga senior, di ba? Lahat naman po, nabibigyan ng pansin sa Kamanava pag ganitong pagkakataon. Lalo na yan, katatapos pa lang ng, medyo pahupa na yung pandemic, bumabawi na po yung mga LGU sa mga dapat silang tignan. Okay. Yes, Drew, binati na Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan ang 235 na natanggap sa trabaho sa isinagawang 4th Mega Job Fair. Ganda mula July ngayong taon. Payo ng alkalde sa mga na-hired on the spot na galingan kung anuman ang posisyon at sikapin na pagbutihin pa para sa pamilya. Ginanap ang job fair sa Caloocan Sports Complex Magumbong kung saan 6,000 ang job opportunities ang inilaan sa koordinasyon ng Public Service Employment Office o PESO at iba pang ahensya. Ayon naman kay PESO Officer in Charge Ms. Violeta Gonzalez, mula sa termino ni Mayor Along, nakapaglaan ang local recruitment ng lungsod ng mga job fairs na nagresulta ng mahigit 5,896 na trabaho para sa mga residente ng Caloocan City. Dagdag pa, may kabuang 34,610 job opportunities ang nabuksan sa mga mamamayan mula July 2022 mula sa mga partners na SM Supermarket, Watson's, EEI Corporation, Alorica,
VXL at marami pang iba. Nagpasalamat naman si Mayor Along sa lahat ng mga tumulong sa mga pag-unlad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Kangkalu at sa pagtitiwala sa mga taga-Caloocan at sa pahigibahagi sa hangarin na maiangat ang kalidad ng buhay ng mga kababayan bilang isa sa mga programa na magtitiyak na bawat tahanan ay mayroong pantay na oportunidad para kumita. Ibinalita din na may one-stop shop na bukas para sa mga dokumento tulad ng BOOTS mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, Bureau of Internal Revenue BIR, PhilHealth, Pag-ibig Fund at marami pang iba. Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa himpin na may todong lakas, DWIZ. Salamat si Beth Samson mula ho dyan sa Kangkalu. Talagang magandang pamasko yan sa mga naghahanap po ng trabaho, lalo po dyan sa nasabi pong lungsod. Mula ho sa Kangkalu, tayo naman po ay magtungo sa lalawigan ng Rizal. Labito natin nag-iati na balita ni Tata Ray Abelia mula sa Cardona. Magandang morning, Tata Ray. Maraming salamat, Drolo. At matagumpay na namang naka-score ang ating mga opisyer ng PMP Padwana Andrag Informant dito sa bayan ng Cardona, Rizal. Itong kanilang matagal lang sinusubaybayan na John Carlo Santos Drag Group. Kahapon, ika nga ay hunahuli na ang tatlo kasama na ang isang babae na kinilala nga si Janice Toledo, no? Sembrano, Mark Nelson Tiumico, Villesa at Efre Labitag Hernandez na ika nga ang pinakauling grupo na natura nga Santos Adrag. Ayon sa natura nga pempe ng Cardona ay umigit tumulang sa 50 gramo nga naturang tagbabawal na shabu. At kalilang estimated value ay umigit tumulang sa 400,000. Kasulo ko yan, ito nga ay ika nga ay matagal lang naturang susubaybayan pa at may mga iba pang grupo na ika nga atos pa hanggang sa kasalukuyan. Sa total na lima na ika nga na nauli nila ay nga kagal sa kasalukuyan ay nakapit na dito sa natawating custodial facilities sa Balang Cardona Rizal ang mga nauhuling nagbibinta ng illegal na droga. Ayan natin yung update mula sa lalawigan na Rizal, itong Metro Patrol, Tata Ray Aragones, Abelio Nogol, siyempre lang may tudulok at si DWI. Salamat, Tata Ray Abelio, mula ho dyan sa lalawigan ng Rizal. Sa oras na 11 minuto, makalipas na alas 5 na ng morning, tayo naman po ay magtungo sa ating mga IZ Patrol Report. DWIZ Patrol Report. One party list group nagpaabot ng pagbati kay Vince Rafael Opeñano, makaramasong kit ng championship sa gold, nakagintuho sa youth chess competition dyan po yan sa Thailand. Alamin doon natin ang kabuanang detalye mula kay Patrol Daisy Sheta Jopel Peleño. Pinapurian ng isang party list group si Vince Rafael Opeñano ng OWAS Albay, makaraang masungkit ito ang championship gold ng 6th Eastern Asia Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Acobi Call Party List Representative Elizalde Ko, na kabilang sa mga dapat ring mabigyan ng pagbati ang mga magulang ni Opeñano, kaanak, mga kaibigan at ang mga taong nakatulong upang mahasa ang kanyang talento sa larangang ito. Dahil dito, tiniyak ng Solo na kanilang ipagpapatuloy ang mga nasimulang grassroots sports program na gaya nito sa rehiyon ng Bicol, layon aniya ng mga hakbangin na ito na makadiscover pa ng mas maraming kabataang Pilipino na maaring maging katulad ni Vince sa hinaharap. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang May Tonong Lakas, DWIZ. Salamat si Patrol 17 Jopel Peleño. Nga pala sa atin ho mga suking taga-subaybay, magandang umaga po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanila po mga talapitan, mga kagigising-gising pa lamang po. Bangon na mga katodos, may pasok pa pala. Oy, may pasok ho yung mga bata ho ngayong araw po na ito ng Lunes. Good morning, good afternoon, good evening din po sa mga kababayan natin. Mga nasa ibayong dagat, sila po ay nakatutok sa pamamagitan po ng internet, social media. Yung ating pong DWIZ882AM.com, yung ating pong official website at yung sa Facebook live streaming. Good morning din po sa inyo, mga nakikinig po, nanonood sa DWIZ 882 at sa
YouTube. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ 882. Click po ninyo yung bell button para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa yung pila may todong lakas. Like, share, and subscribe. Ganyan din po sa mga kababayan naman natin, nakikinig po sa pamamagitan po ng kalapitan DWIZ Mega Manila, DWIZ Palawan at DWIZ Dagupan, maging sa mga kapatid din po na himpilan, RPN radio stations at home radio stations nationwide. Siyempre, IGTV Digital Free TV Channel 23. Huwag ko natin kakalimutan. Samantala, dako ho tayo sa mga nag-iinit ho, mga naglalakihan po mga issue. Ngayong araw po na ito ng Lunes, of course, ang oil price. Ha? Binabantayan ho natin itong oil price sapagkat bukas ho, kasado na ang panibagong dagdag bawas ho sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon ho sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro ho sa 75 centimos. Agang piso ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 30 centimos, agang piso at 50 centimos ang magiging dagdag presyo naman sa kada litro ng kerosene o gas. Samantala, abot naman sa 25 centavos hanggang 50 centavos ang bawas. Ha? May bawas presyo ho sa kada litro ho ng diesel. Ito na po ang ikalawang sunod na linggong magkakaroon ng pagtaas ng presyo sa kerosene at gasolina, kung saan posible pa itong magpatuloy hanggang sa susunod daw na buwan. So yan po, bukas oh, meron ho tayong paggalaw sa presyo ho ng mga produktong petrolyo. At speaking of oil products mga katodos, si Pangulong Bongbong Marcos nagpapasaklolo na kay US President Joe Biden, ha? Siya po ay nananawagan na tumulong na sa pagpapababa ng presyo ho ng mga produktong petrolyo sa international market. Ayon sa punong ekotibo, dapat umaksyon si Biden dahil nakaapekto umano sa global supply ang naging banta ng Amerika na paparusahan ng mga bansang tumutulong sa Russia laban sa Ukraine. Sinabi pa ni PBBM na kailangang magkaroon ng long-term support ang US para sa energy cooperation. Dahil ang US po, isa po sa pinakamalaking oil producer at pinakamalaki rin pong isa po sa pinakamalaki na oil exporter. Pang-8 po ang pang-10 ang US sa mga oil producing countries ho, no? So, ang nangunguna po ay ang Saudi Arabia. Usually nagbabago-bago ho 'yan eh. Ang mga nag-aano ho diyan, yung top 5 yung Saudi, ang Russia, ang US, Iraq 'yan, Iran 'yan. Yan ho ang mga nangunguna po na oil producing countries. At bukod ho diyan, nananawagan din po ang pangulo sa Amerika at mga ASEAN delegates na suportahan ang paglaban sa climate change, kung saan maraming bansa ang nakararanas ng matinding tagtuyot at natural disasters. Nabatid na base sa pag-aaral ng mga eksperto, ang Amerika nga po ang pangunahing source ng greenhouse gas emissions na nagiging dahilan ho para maapektuhan ang mga mahihirap na bansa. Samantala, balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos po ang pagdalo sa 48th at 41st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits sa Phnom Penh, Cambodia. Pasado alas 12 kaninang hating gabi, nagdumating si Pangulong Marcos sa Villamor Air Base, Pasay City, kasama ang ilang delegado ng Pilipinas. Sa kanyang arrival speech, ano, ibinahagi ng punong ekotibo ang naging matagumpay na interesanteng pagbisita niya sa mga nasabing pulong. Nagbigay niya ang ASEAN Summit sa kanya at kanya mga counterpart ng pagkakataon upang ihayag ang kanilang mga posisyon at talakay ng mga issue gaya ng food supply at sumisipang presyo ng krudo. It was quite gratifying to see that there was a very large area of consensus amongst the ASEAN member states. Pare-pareho kasi sa atin, yung food supply, presyo ng fertilizer, presyo ng langis, yun ang inaalala, supply side problems. Parehong-pareho sa atin. Bukod pa dun, nagkakaunawaan lahat ng member states na hindi kaya ng mag-isa. Kailangan magsama-sama, magtulungan. Ang po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos.
Okay pa rin sa presyo ng mga bilihin. Ito mga katodos, makinig ho kayo ha. Ipatutupad na ho bukas ng Gardenia Bakeries Philippines Incorporated ang 3 pisong dagdag presyo sa kanila hong tinapay, maliban lamang sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa anunsyo ng naturang kumpanya, daragdagan ng 3 pesos ang kada 600 grams ng Tasty na classic white bread loaf, kung saan mula sa dating 79 magiging 82 pesos na ho yan. 2 piso naman ho ang dagdag presyo sa kada 400 grams ito, na nakakahalaga po ng 55 at tumaas na po yan sa 57. 52 pesos naman na ngayon ang dating 49.50 na presyo ng mas murang brand na Gardenia na New Bake, matapos matagdagan ng 250 sa kada 450 grams. Magiging 55 pesos naman mula sa dating 53 pesos ang premium pandesal, habang 53 pesos mula sa dating 50 ang presyo ng Soft Delight Pandesal Family Pack. Ayon sa Gardenia Company, noon pang Hulyo, huling nagmahal ang presyo ng kanilang mga produkto, kaya panahon na daw para magdagdag sila. Magdagdag ng presyo dahil nagmahal na nga ho ang maraming sangkap sa paggawa ho ng tinapay, kabilang na ho trigo na ginagawa ho harina, kahit asukal, pati asin. Sa ngayon, hindi mo na itataas ng sabing kumpanya ang presyo ho ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, dahil kabilang ito sa basic necessities at prime commodities ng Department of Trade and Industry o DTI na kailangan po ng suggested retail price o SRP, at dapat siyempre may basbas ng DTI bago ho taasan ang presyo nito. At bukod ho dyan, ano-ano pa nga ho ba yung mga prime, mga basic, kabilang ho dyan, baboy, boy babs, lalo, ako, si Ate Yas, anong kinain mo kagabi? Tapang ano yan, Nako, grabe, no? So, tinapay ang mga presyo, mga Noche Buena items. Diba, itanong na rin natin kung apektado ba ang presyo ng hamon pagdating sa ganitong issue, mga katodos. Lalo na ho yung mga naapektuhan po ng ASF outbreak. Yung mga presyo ng baboy. Diba? Okay, nasa kabilang linya ho natin ang Vice President po ng Pork Producers Federation of the Philippines. Sa magandang umaga po, Congressman Nick Briones. Ay, magandang umaga, Drew, at magandang umaga sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo. Kong Nick, nako, narinig nyo naman siguro marahil yung ating mga balita kaugnay doon sa taas presyo ng mga pangunahing bilihin. 41 days bago magpasko. Ang bida kapag magpapasko ay boy babs, lalo yung mga mahilig sa mga magluto ng mga pork recipe. Kamusta ho ba ang presyo at supply ng baboy, Kong Nick? Ang supply ng baboy yung local sa ngayon, masasabi natin sapat yan hanggang Pasko o hanggang January. Sapagkat ramdam ng mga magbababoy ngayon na hindi naman tumataas ang kanilang farm gate price. Ang benta ng mga magbababoy sa live na baboy, yung binebentang buhay, ay tumatakbo lang ng 160 up to 180. At ibig sabihin yan, nalulugi ang mga magbababoy ngayon dahil sa sobrang kamahalan ng ginagamit sa pamakain, katulad ng US soya, dati 31, ngayon 39 na. Yung wheat, pidwit, napakamahal na ang mais. Dating 15 pesos ngayon, 23 pesos. So madalit sabi, napakataas ng ginagamit na pamakain. Meron nga tayong ASF, malaki ang ginagagastos sa biosecurity. Kaya nalulugi ang magbababoy. At ang number one dahilan dyan ay yung napakababang taripa, yung Executive Order 171, na ibinaba ang taripa yung 30-40%, ginawang 15-20%. Okay. So nakaka-import na napakarami ang mga importer. Samantalang napakababa naman ang kuha nila ng baboy sa abroad. Maabot lang siguro 150 pesos ang puhunan. Nabebenta nila rin ng 260, 300 pesos. Ba? So, yun ang dahilan. Kaya ang ating mga magbababoy sa ngayon ay hindi kumikita. So parang inaano na sila, kumbaga, natatabangan na.
Di ba, Kong Nick? Kaya ganun. No, tama. Oo, natatabangan na sila. Imbis na, eh ngayon pa naman, eh, pag ganitong panahon, di ba, kung matatandaan nyo, Kong Nick, eh talagang tiba-tiba, di ba? Nung mga nakaraang taon, di ba? Pero ngayon, lumalamya-lamya na, ano? Pero dito tama kasi, ka, dun sa ASF virus, parami na ng parami ang naapektuhan nitong outbreak? Ngayon, tinatamaan yung matagal na hindi tinatamaan. Di ba tayo, 2019, meron na, oh, noon pa yan. Yung Region 6, yung Iloilo, ngayon tinatamaan. So, isa sa pinakamalaking supplier din ng baboy, yung Panay area, yung Region 6, tamang Iloilo. Mm-hmm. Ang hindi na lang ngayon ay Region 7 sa buong Pilipinas. So, ikita mo na hindi napipigil ang pagkalat ng African Swine Fever. Mm-hmm. At ang dahilan dyan, hanggang ngayon, wala namang ayuda na binibigay ang ating gobyerno. Mm-hmm. Kaya yung mga magbababoy, katulad dyan sa Iloilo, kung walang tatanggapin ng mga yan, wala namang magdideklara kapag may tinatamaan ng ASF. Kaya mabilis siyang kakalat. Opo. So, Kong Nick, ang ayuda na sinasabi nyo, tama ba? 10,000 pesos, more or less? Initial ba lamang na ito na ayuda, yung hinihiling? Hindi, tama ka. Yan yung request natin. Na yun man lang budgetan, yung natitirang populasyon ng baboy, ang aming hinihingi, 10% ng populasyon ng baboy. Ang aming estimate na sa mga 9 billion. Ang total na yun, papayaran mo ay 10,000 per head dahil namumuhuna ng mga magbababoy bago mo maibenta ng mga merong 18,000 okay. Kada ulo ng baboy. So, at least yung kalahati man lang, may mapuhunan muli yung tinatamaan ng ASF. Mabawi man lang. Wipe out ang alaga mo eh. Oo. So yun, napakahalaga para una, hindi matakot yung ating mga magbababoy. Matagal na natin sinasabi ito, pero hanggang ngayon, hindi naunawa ng mga namumuno at saka ng nasa DA, mga economic managers, na kailangan mo suportahan yung tinatamaan para huwag matakot magkalaga yung marami para hindi mabilis magbenta ng baboy ang. Kasi pagka nakita mo yung iyong bayan tinatamaan, nag-aalis ka na ng alaga eh. So para hindi ka isugal nila ang kanilang alaga, huwag ibenta lang hindi pa panahon. At least may maaasahan sila, pwede silang makabalik tinatamaan. At saka yung mga iba, pwedeng magdagdag, mag-repopulate, mag-expand. Ngayon, ewan ko kung merong alam nila, nasa paligid lang ang ASF. Okay. So, saan huhugutin itong hinihirit nyo na pondo? Yan, binibigay nila sa exporter. Sa importer. Okay. Yan, kasi nawawalang revenue na dapat ay makuha ng government. Mga 10 to 12 billion a year dahil diyan sa pagbababa nila ng tarifa. Oh. Unang ibinaba nila dyan, yung mechanically deboned meat. Dating 40%, kinawa nilang 5%. Yung ngayon, yung ini-import na halos merong 600 million kilos a year na baboy. Ay, ang tarifa niyan, mababa ng mga 18%. Okay. So, ibig sabihin, mga 10 to 12 billion ang nawawala. At ang nakikinabang lamang, importer, smuggler. Mm-hmm. Kasi ang presyo naman na sinasabi nila kaya ginagawa yan, yung napakalaking volume, pinayaga, napakababa ng tarifa, ay para bumaba ang presyo ng karting baboy. Ang tanong ko, Drew, bumaba na ba? Di ba nasa 300, 350 pesos pa rin ang... Alos hindi gumagalaw, hindi naman na Oo, ang target nila dati gawing 220, 200. Hindi mangyayari yun hanggat
ang mga magbababoy ay wala sigla. Kasi nga, ngayon, lalo na ngayon, nalulugi ang marami. O, paano nila expect na magbalikan ang ating mga magbababoy? Kahit sinong tanongin nila, buong Pilipinas, yung mga bucket tracers, lahat yan nalulugi sa kasalukuyan. So dapat mahikayat pa nga eh. Diba, Kong Nick, yung mga backyard racers, lalo mga nasa kanayunan, di ho ba? Eksakto. At nawawala, hindi lang yung supply ng pagkain. Kung bakit ang pagkain natin napakamahal, dahil doon sa maling kaisipan na import liberalization. Para bang ang ibig sabihin, pagka nakulang, mag-import ka mag-import, pabahain mo na imported, at bababa ang presyo. Ang tanong, eh, paano naman yung mga magsaka? Atras yan. Mm-mm. O in the end, sino ang mawawala ng pagkain? Di ang Pilipinas. Mm-mm. O edi pag nagkulang, so, i-import ka na naman, susobra na naman, atras na naman yung mga magsaka. So, pakulang ng pakulang ang ating pagkain. Uh-oh. Yung baboy dati, 5% lang ang ini-import. Yan, malaki ng, ano, baka hindi na lang 20%. Mm-hmm. Yung bigas, ganun din. Mm-hmm. Palaki ng palaki ang volume ng ini-import natin. Mm-hmm. Kasi patras ng patras yung ating magsasaka dahil sa maling kaisipan na ang iniisip ay kapag ka nag-i-import, ay wala namang problema dahil may pagkain pa rin ng Pilipino. Mm-hmm. Eh paano yung dumating nung magkaroon ng pandemic, ang ibang bansa hindi nagbebenta ng kanilang bigas. Oo. So, ay di unang kanilang supply, inuuna kanilang bansa, ay wala ka na ma-importan. Opo. Ay kawawa, ay mga Pilipino. Usually ba saan tayo nag-i-import, saan tayo kumukuha ng pork supply? Canada, US, Brazil. Ayan, okay. So yung mga yan, wala naman bang paghihigpit sa kanilang, sa supply nila, wala bang ganon? Alam mo, kaya yung mga nasa Europe, US, Japan, fully subsidized yan eh. Okay. Halos 50% lang ng kanilang cost of production ang kanilang nagagastos. Oh, yun. Dahil tinutulungan ng gobyerno. Dito sa atin, wala nang katulong-tulong. Tinamaan ka ng kalamidad, bagyo, ilang bagyo tayo? Sakit sa hayop, sa baboy, manok, mm. Eh wala ka namang nakukuha. So, talagang argabyado ang mga farmers na Pilipino. Mm. Kaya naman, sino nagsasuffer? Nawawala ng ano, yung hanap buhay ang mga magsaka. Nawawala ng trabaho ang marami. Mm-hmm. At nagpapakamahal-mahal ang bilihin ng mga consumer ng Pilipino. Opo. Kaya tayo nagsasuffer ganito, napakataas ng ating bilihin dahil mali ang kaisipan. Yan eh, noong 2019, noong tamaan tayo ng ASF, 2000 noong dumating, eh ganun ang ginawa nila, inaayudahan nila ng mga 10,000. Okay. Eh siguro nakabalik na. May sapat na local na supply. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang nangyayari, imported na rin ang nagdala ng ASF. Oh, imported din yun eh. Hindi naman na ano dito yun eh. Galing talaga sa ibang bansa yun eh. Kong Nick, ano ang inyong panawagan ngayon, lalo na sa ating Pangulo? Meron siyang mga inihatid na balita nung pagkagaling niya sa ASEAN Summit, natalakay daw yung food supply. Ano ang inyong panawagan? Ang panawagan natin, meron kasing Executive Order 171 si President Duterte na iniwan na matatapos hanggang December. Una, dapat itigil na niya yan. Hayaan na mag-import at magbayad ng tama ang mga importers ng baboy. Ay, yun sa taripa? Oo, taripa. Kasi ibinaba. Huwag isipin mo naman. Bagsak na nga mga magbababoy, discourage na gawa ng ASF, abay ang request ng mga importer na nananagana at hindi iniisip ang kapakanan ng mga magsasaka at mga consumer, ay ituloy ng 5 years. Mm. Alam mo, pag yan inaproba ni Presidente ng Tariff Commission, ay
sigurado, marami na naman ang titigil mag-alaga ng baboy. Ay, mahihirapan tayo. Eh, nauubos yung baboy doon sa Iloilo eh. Mamaya, pag napasok yung Cebu, yun na lang ang naiiwan, Region 7. Eh, papaano na? Ang Pilipinas, ay gusto nila mag-repopulate. Naggumagastos tayo para tulungan ang magbababoy at mag-repopulate. Okay. Pero yun namang nagiging dahilan kung bakit nauubos ang baboy, hindi mo binibigyan ng solusyon. So, sabi ko nga ako, yan ay nakinig yung gobyerno noong 2019-2020. Eh sigurado, yung mga magbababoy, sabay-sabay mag-aalaga ulit, sabay-sabay na mag-expand eh. Kasi alam nila, hindi sila bankrupt. Kung malusutan sila na itong Africa swine fever, eh ilalagay mo kabuhayan mo, natitira mong pera. May mga magsasangla pa ng ari-arian para makapag start o makapag-expand ng pag-aalaga ng baboy, pag tinamaan ka, wipe out, dadala ka buhayan mo, paano ka naman papasok sa ganyang sitwasyon? Okay. Sige po. Marami pong salamat, Kong Nick Briones, sa inyo pong oras. Magandang umaga po sa inyo. Magandang salamat umaga, Drew, at magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po. Thank you. Mabuhay ka. Bye. Salamat po. More power din po sa inyo. Si Congressman Nick Briones po yan, ang Vice President po ng Pork Producers Federation of the Philippines. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Kasama si Drew Nacino. Sa ikalawang bahagi na po ng palatuntun ng Rachada sa umaga, ngayong araw po na ito ng Monday, ngayong pong November 14, 2022. Basahin ko lamang itong mga nagko-comments dito sa YouTube. Ha? Ay, good morning si Roberto Villegas watching from American Samoa. Binabati ho niya si Jennifer Villegas. Si Eva Juching. Good morning. Si Eva Juching. Aba, ang dami niyang nagpupuyos. Nagpupuyos sa komento. Si Eva Juching. Boy Babs, mahal ang pagkain. Ang pagkain, mura ang baboy. Sabi niya, ang pagkain ang pamurahin. Oo. Actually, mahal talaga yung Boy Babs eh. Kaya hindi na kami nagbo-Boy Babs ni Ate Yas eh. Ano na lang kami, check-in. Check-in. Adobong check-in. Tsaka nilagan check-in. Sa gabi, check-in. Sa umaga, check-in. Yan. Si Dennis Fernandez, isang solusyon dyan, huwag kumain. Ate Yas, makinig ka sa comment ni Dennis Fernandez. Isang solusyon dyan, huwag kumain ng Boy Babs. Hindi healthy. Hindi healthy. Sabi, yan. Hindi rin mahilig sa Boy Babs si ano, si Kuyang Wener. Oo, hindi talaga. Hindi. Pero yung ano, manok pwede ka. Oh, manok pwede. Yan. Si Pinay from DC, hello sir, watching from Washington DC. Good morning din po sa inyo mga katodos. Ah, oo nga, sabi ni Dennis Fernandez. Oo, kasi panahon pa yan ni Secretary Dar eh. Yung import permit ho na yan. Actually, hanggang December na lang po yung EO na yan, yung mas mababang taripa sa mga imported na baboy. So yan po ang okay, taasan talaga. Talagang ang presyo ho na mga bilihin, yung pagtaas hindi ho talaga mapigilan. Dapat talaga mag-ano tayo, tutukan ho natin yung local production. Ay, si Tita Muletsky, Alejandro Masanta, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng Facebook. Siyempre, good morning sa mga taga-Kankalu, lalo na sa aking mother dear, si Aling Tinay, watching from Kankalu. Susan G, Ate Susan Eronimo, good morning din. Si Gabriela Rolusta, good morning din. At si Sian Barbas, maraming salamat. Si Lydia Pacheco, Yolanda Inong, good morning din sir. Si Ate Zen Roman, naewan ko kung kakain ng lechon. Ah? Si Gary Ramos, good morning. Wala ko dyan sa Malabon. At si Flor Delis Espadilla, Rosana Tomizawa, Nelson Malinaw, good morning din kay Erna Socias. Maraming salamat, Erna Socias, Cesar Bernales at si Merdy Nietes. Alright, tayo po ay magtungo. Alamin natin ang mga balita mula sa mga probinsya. Ronda Probinsya. Ay natin, Ingay Locos Norte, inaimbagabigat, Manong Ronald, Idol, Kapsat Domingo. Yes, inaimbagabigat, Kapsat Drio, at narito na ang ating balita mula dito sa Ilocos Norte.
mahigpit na sinusuportahan ni Governor Macho Marcos Manotok ang executive order ni President Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa voluntaryong pagsusuot ng face mask. Ayon sa kanya, malayo, mas mataas ito kaysa inihulog niyang executive order kamakailan na nag-uutos ng mahigpit na pagsusuot ng face mask. Pinagtibay ng gobernador na maaring hindi na magsuot ng face mask ang mga kababayan, lalong-lalo na kung nasa labas. Iniyad niya na siya mismo ay sabik na sabik na dahil dahil maaari nang magtrabaho na walang sagabal at hindi na masyadong iniintindi ang epekto ng pandemya. Umaasa si Governor Manotok na magagawa na niya ang lahat ng kanyang nais na ipatupad noon sa kanyang unang termino bilang gobernador ng lalawigan niya. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tulong Lakas, PWIZ. Salamat si Manong Ronald Idol Domingo. Bumaba naman ho tayo sa lalawigan ng Bataan. Sabi nun natin nagraratsa tayong balita ni June Bringola. Magandang morning, Kuyang June. Kaya ganda ng morning, umarangkada na dito nakarang araw sa Marabelas District Hospital o MDH ang medical specialist on wheels ng pamalang lalawigan ng Bataan. Ayon kay Governor Jovita Garcia, dumaan sa mususing pagsusuri ng Marabelas Rural Health Unit, RHU at MDH ang mga beneficiaryo na nasa mga programa na tumanggap ng mga libreng serbisyo tulad ng mga sumusunod, family medicine, internal medicine, pediatrics, surgery, obstetrics and gynecology, ENT, dental services, ophthalmology at anesthesiology. Sa pamagitan ng mga ganito ng programa ayon pa rin kay Goba Joet, inaasahan nila na mas makapagbibigay sila ng abot, kamay at alabot kayang serbisyong medical sa kanilang mga kababayan na higit na nangangailangan. Sa ang nasabing programa ay inisitibo ng Bataan General Hospital and Medical Center Public Health Unit sa pakipagtulungan ng pamalang bayan ng Marabelas sa ilalim ng pamumuno nito si Mayor A.J. Concepcion, ang Department of Health, FDH, sa pamumuno nito si Dr. Hector Santos, Multisectoral Governance Council, sa pamumuno nito si Ginang Daisy Cibrano, Rotary Club of Marabelas, District 3790 at ang Kamayakos. Salamat sa ating mga tagapag-ulat mula ho dyan sa mga probinsya. Sa oras nga po, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 ng morning, alamin ho muna natin ang magiging lagay ng panahon. Narito na ang lagay ng panahon. Para doon sa mga magsha-shopping humamaya, mga mag-re-revent shopping. Nasa kabilang linya po natin si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Magandang morning, Kaobet. Magandang umaga po, Sir Drew. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala pa po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Kaya inaasahan natin, malaking bahagi nating bansa kasama ng Kamaynilaan doon ay makararanas ng mas maliwala sa panahon. Pero posible pa rin, no, Sir Drew, no, yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Lalo na dito sa may bahagi ng southern part ng Mindanao kung saan umiiral nga itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya dulot po ng mga localized thunderstorms, magkakaroon tayo ng mga possible ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ngayong buwan nga ng Nobyembre, 2 o 3 bagyo pa ang inaasahan natin na mabubuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan lang ang taya ng ating panahon, ng ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:46 o 5:46 na umaga. At mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat si Obet Badrina mula ho dyan sa Pag-asa. So makakagala pa naman, lalo na po yung mga mag-re-revent shopping ngayon pong araw na ito, lalo sa mga mall. Oh, speaking of mall nga pala, extended po ang mall hours ng mga mall sa Metro Manila. At para ho pag-usapan yan, nasa kabilang linya ho natin si Attorney Romando Artes po, ang acting chairman po ng MMDA. Magandang umaga po, chairman. Magandang umaga sa iyo, Drew, at sa inyong mga kapag-akinig. Opo, alas 11 po ito ngayong araw ho, di ba? Opo, ngayon pong araw na ito, magsisimula po yung ating adjusted mall hours. Okay. Ang simula po ng pagbubukas ng mall ay 11 a.m. at ito po ay hanggang 11 p.m. ng gabi.
exempted po dito yung mga restaurants na nagsaserve ng breakfast. Ganun din po yung mga nagbebenta ng mga pangunahing bilihin tulad ng groceries at gamot. How about yung supermarket? Exempted po siya. Yung supermarket po, yung nagbebenta po ng pagkain at gamot. Opo. Chairman? Parang naputol si Chairman. Chairman, andiyan ka pa Hello? Ba? Opo. Opo, andito ay, po. Nakawala-wala si Chairman. Ay, okay na. Chairman, dito pong hanggang anong araw po ito? Hanggang mismong eksaktong Pasko ba? Hanggang January 6 po. January 6. Itinalaga. Pero base po sa aming pag-uusap ng mga malls, kung sakaling luluag na po ang daloy ng traffic ng December 26, December 27, ililift na po natin ito. Dahil para po bigyan naman ng pagkakataon yung ating mga kababayan na lumabas. Opo. At para hindi rin po tayo makaapekto na sa ating ekonomiya. Opo. Alam naman po natin, pag Kapaskuhan, marami sa ating kababayan na umuwi ng probinsya. Totoo. At bumabalik na po makabagong taon. Opo. Kaya i-observe po natin yung daloy ng traffic sa mga susunod na araw matapos ang Kapaskuhan. Opo. Chairman, na-address na ho ba yung mga issue, lalo na po yung mga mall employees, no, yung mga alas 11 ho kasi ng gabi yan. Siyempre, yung mga masasakyan ho nila, ang EDSA bus carousel, meron ditong report, 24/7 na ho, magiging 24/7 daw ho sila. How about naman ho yung iba naman ho ng transportation? Opo, tayo po ay nakipag-ugnayan sa DOTR at recently kanila nga pong in-announce na gagawing 24/7 yung bus carousel. Ito Opo. Po ay malaking tulong para sa mga ating mga kababayan na tatrabaho sa mall. Ganun din po nakikipag-ugnayan tayo doon sa mga last mile na piyahe ng pampublikong transportasyon. I understand may mga grupo na po ng Jeepney Association na nagpahayag na sila po ay handa na i-cater Opo. Yung ating mga empleyado na magagaling sa mall at patuloy po yung ating kooperasyon at koordinasyon sa mga grupo na ito para po siguruhin makakauwi ng ligtas at maayos yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa malls. Opo, yung mga trend ba natin, extended din ba ang oras nila? Lalo yung MRT? Hindi na po. Yung bali ang magkikater na po sa kanila ay yung bus carousel. Bus talaga? Opo, medyo mahal po yata yung operations ng MRT kung i-extend po ng mahabang oras. Kasi ang punto doon kasi, Chairman, mas maraming maisasakay doon sa MRT kumpara kasi doon sa bus, di ho ba? Though, ewan natin kung ano ang tugon ng DOTR dyan ho sa issue na yan, no? Pero ito ho, attorney, meron hong nagre-request din po ng mga mall. May ilang mall po na lalo po itong Robinson's Mall na habaan pa daw yung kanilang mall hours. So gusto po nila hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ano po, na-i-address na ho ba yan na Chairman? Opo, sa amin naman po pag-uusap, yung pong sa gabi, kung gusto nila mag-extend hanggang alauna ng madaling araw ay hindi po natin pipigilan. Iyaano po natin. Yung extension naman po na hanggang alas 11, yan ay ating pinakausap. Para nga po yung mga kababayan natin na nagpapalipas ng traffic, covered ng number coding scheme, ay may mapuntahan. Kumbaga po, yung 11 PM sa gabi ay minimum po. So kung gusto nilang i-extend pa beyond 11 PM, welcome po yan sa amin. Okay. So, ibig sabihin pala, kumbaga, pwedeng-pwede pa mga beyond 11, di ba? Pwede pang pamorningan na yung iba dyan. Kung gusto rin po nila mag 24/7, bakit hindi po? pwede rin pala sila mag 24/7. Pero, ang tanong ko kasi, of course, marami rin mga, sinasabi ka nila, magre-revenge shopping, di ho ba? Yung daloy din siyempre ng mga sasakyan, yung mga bumabiyahe, baka huma-affect. Meron ho bang mga road projects, mga ganun pong mga issue po, Chairman? Baka meron mga ganun?
Opo, tayo po ay nag-issue ng kautosan na pinagbabawal po muna ang road diggings unless po ito po ay priority project ng ating pamahalaan at kung ito po ay talagang kailangan. Kunyari po, nagkaroon po ng butas ang tubo ng NWSS at kailangan i-repair. Yun lamang po yung ilan sa ating mga papayagan. Pero yung pwede pong ipagpaliban sa susunod na taon, yan po ay ating pinag-aaralan, lahat ng request. At tinitingnan po natin kung talagang nararapat na payagan yung pag-uukay po sa ating lansangan. Pero yung mga big ticket project tuloy pa rin? Ay, tuloy po yan kasi yan po ay mga priority projects na hindi po natin pwedeng ipagpaliban yung paggawa. Mm. Eh, yung mga kagaya ng project ng Maynila, wala. Yung pagbubutas ng Maynila, dyan, tuloy pa ba yan? Depende po. Depende po. Kung tulad na nasabi ko, kung ito po ay emergency repair, atin pong papayagan. Pero kung pwede naman pong pagpaliban ay sasabihan po natin sila, kakausapin po natin sila at ito po ay pag-aaralan natin. Okay. So case-to-case basis po ito, Kadro. Chairman, ilan, gaano karami ang tansya nyo na daragsa ngayong Christmas season compared nung pre-pandemic level? Marireach kaya natin yon? Actually, sa ngayon po sa aming pagbibilang sa EDSA, may git 400,000 na dumadaan araw-araw, okay, which is abot na po na sa pre-pandemic level. At inaasahan po natin, tulad ng mga nakaraang kapaskuhan, whether or not may pandemic, ito po ay nag-i-increase substantially up to 20% more. Mm-hmm. Kasi marami pa rin po tayong kababayan, lalong-lalo na yung galing probinsya, na pinipili po na dito mamili sa Maynilaan. Kasi po, alam po naman natin na mas kompleto po yung mga paninda dito, lalong-lalo na po sa Divisoria area kung saan mura po ang mga nabibiling gamit at marami po na yung gusto magtipid or kung yung may pambili ay pumunta sa mas malalaking malls para mas marami po silang mapagpilian. Mm-hmm. Ina-expect po natin na talagang lalaki pa yung volume ng sasakyan sa ating lansangan habang papalapit po yung Kapaskuhan. So possible din malampasan natin kung sakali, no? Opo, malalagpasan po natin. We expect that. Lalong-lalo na po ngayon, marami na pong pagluluag sa restriction. Optional na po ang face mask. At marami po nagsasabi na kahit na andyan yung banta pa rin ng COVID-19, yung iba ay parang sinisipo na lang, inuupo, nilalagnat. Hindi po tulad dati na maraming na-ospital. So, kaya po talagang totoo po yung sinabi nyo na we expect po yung tinatawag na revenge shopping ngayong Kapaskuhan. Yung iba magre-revenge na bukas, bigayin daw ng bonus sa gobyerno. Yun pa ho. Payday tomorrow. Payday, yan. Tapos payday weekend. So we expect po na marami po magsi-shopping kaya rin po naman pinagbawal din po natin yung mall-wide sale pag weekdays, okay, po. Opo, Chairman, speaking of pa kanina, binabanggit nyo kung gusto mag 24/7 ng mga mall, no? Kung gusto nila. Yung mga traffic enforcer ho ba natin sa MMDA, meron din ba tayong 24/7? Hindi po. Kailangan din po magpahinga ng ating enforcers. Pero mamaya po or sa baka bukas, magpapameeting po ako ng ating mga sector heads. Mm-hmm. At ipiplano po namin yan. Kailangan po mag-extend siguro yung ating mga enforcers. Ang deployment po natin sa ngayon ay hanggang 10 PM lamang. Ayun. Ito po ay i-extend natin hanggang alas 12 siguro ng gabi. Kailangan po mag-overtime yung ating mga tauhan. Lalong-lalo na po ngayon, medyo hirap po kami at spread din yung ating mga tauhan dahil po suspended po yung no contact apprehension policy or program po natin. So kailangan nyo pala ng augmentation forces, mga halimbawa yung HPG, yan, yung tulong ng HPG.
lalo na doon sa mga ito matataon pa kapag ano kapag simbang gabi. Ayun, ang daming tao niyan. Pag simbang gabi, chairman, lalo diyan sa mga ayan, yung mga mall diyan sa may EDSA, yung sa may North EDSA, ayan, ayan. Opo, kami po ay nakita kahapon ni Chief PNP Sorin at kami po ay nag-usap na ito pong linggo na ito ay magkakaroon po kami ng coordination meeting para po pag-usapan kung paano po magtutulungan yung aming ahensya, ang PNP at MMDA, hindi lamang po sa traffic, kung hindi ganun na din po sa seguridad, lalong-lalo na po itong Kapaskuhan. Mm-hmm. Ang usapan po namin kahapon, itong week po na ito ay mag-meet po kami. Okay. At syempre, yung mga Metro Mayors din, German. Apo, magkakaroon din po tayo ng Metro Manila Council meeting soon. Mm-hmm. Inaayos lang po natin yung schedule at yung mga agenda para po mapag-usapan din po lahat itong preparasyon para sa Kapaskuhan. Okay. Sige po, Chairman. Marami hong salamat sa inyo. Good luck po sa inyo sa MMDA. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat po. Mabuhay po kayo. More power din po sa inyo. Si Attorney Romando Artes Huyan, ang acting chairman po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayan na, ready na po sila. Kaya yung iba, yung mga pang-divisoria lang muna. Ha? Iba, pang-divisoria lang daw muna. Pag nag-anuan na, medyo bandang na kalagitnaan na December, mga pang-mall na yan, 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 mga pang-aircon na yan, yan. Teka lang, may mga nag-comment dito. Good morning, si Teresita Valencia. Arthur Ral, good morning din. Zoraida Calomente. Si Ate Sen Roman, tikim lang sa lechon. Danger yan sa mga senior. Oo nga naman. Ano, paanong tikim? Dila, dila. singhot lang. Oh, ayan, pwede na yun. Si Norly Santos, good morning din. Jojit Pichon, watching from Calgary, Canada. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Kayo ba, ano bang plano nyo sa inyong, siyempre bukas magkakabigay na ng bonus. Tapos magkakabigay pa ng 30th month pay. Pag narinig pa tayo ni Prof. Astro del Castillo dito, ano ang plano mo sa bonus mo? Ayan, yung mga ganun. Sa gitna ng pagsirit ng inflation, ano ang plano mo sa bonus mo? Gastusin o itabi? Ha? Yan o ang tanong ni Prof. Astro del Castillo. O nga naman kasi nga, titipirin mo rin talaga yun. Diba? Biruin mo, ang taas na, nagmahal na, ang ilang bilihin. Bukas, meron pang dagdag presyo sa gasolina, sa kerosene, at kung ano-ano pa. Alright, ihabol na lamang ho natin na ilang pa itong mga balita ko na ito na atin po nga nakalab sa buong magdamag! Ito nga po, magkakaroon nga po ng 24/7, magiging 24/7 na po ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ha? Ayon ho yan sa Department of Transportation, magsisimula po yan December 15 hanggang 31 po. Wala na lang pong extension. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, magsisimula ang libreng sakay yung 24/7 alas 11 horang umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pagdating ko kasi ng alas 11 ng gabi, meron ng bayad. Sinabi pa ni Bautista na layo rin na turang programa na matulungan yung mga commuter na mapagaan ang kanilang gastos bunsod na mataas na presyo ng pagkain at gasolina dahil po sa sumisipang inflation. At speaking of inflation, mga katodos, tinalakay na nga po ng mga regional director ng Department of Labor and Employment at Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPB ang hirit na panibagong dagdag sahod ng mga manggagawa. Kinumpirma ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na kabilang sa ikinokonsidera ng RTWPB ang kapasidad ng mga negosyo o mga employer na magbigay ng wage increase at consumer price index. Bukod anya sa aumento, maaari ring palawigin ng gobyerno ang subsidiya sa mga minimum wage earner matapos pong sumipa sa 7.7% ang inflation rate nito pong Oktubre. Tinayak naman ni Laguesma na masusing pinag-aaralan ng wage boards ang umiiral ng wage rates upang makasabay sa anumang development sa sektor ng paggawa. Aminado naman ang kalihim na sinimulan na rin nilang buksan ang naturang issues sa private sector, pero kanyang nilinaw na ang minimum wage adjustments ay maaari lamang ipatupad isang beses
kada taon. Hunyo nang ipatupad sa 14 na rehiyon kabilang po sa Metro Manila ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Matindi, inihirit po ng ilang manggagawa ang kanilang pagnanais na bumalik sa work from home o hybrid setup upang makatipid sa harap po ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kabilang sa mga nananawagan ng mga nasa business process outsourcing o BPO na idinadahilan ng lumalaki nilang gastos sa pasahe kada araw. Aminado si BPO and Industry Employees Network spokesperson Maylin Cabayona na halos lahat ng kanilang kasamahan ay nag-resign na upang maghanap ng mga permanenteng work from home setup. Dapat anya magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga employer to employee sa issue ng hybrid setup, lalo para sa mga hindi talaga kinakaya yung magastos ho na pagkukommute kada araw. Samantala, hinimok naman ni Secretary Laguesma ng DOLE ang mga employer na gamitin ang batas sa telecommuting na isa rin po sa solusyon upang mabawasan ang bumibigat muling daloy ng trapiko. Dapat din anya magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng mga employer at empleyado sa nasabing issue upang matiyak na magiging balanse ang interes ng mga negosyo at kapakanan naman ng mga manggagawa. Ano tayo oras, mga katodo? Sumasapit na naman ang ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw na ito ng Monday, ngayong pag November 14, 2022. At muli po, ito po yung lingkod, Runa Sino, magkarinig, magkasama-sama po muli tayo bukas. Ganap na alas 5 hanggang alas 6 po. Hindi umaga sa Ratsyada. So umaga, maraming salamat nga pala sa ating humanga nakasama sa News Center. Sina Yasmin Pantaleon, sina Jai Ludovico, Jelly Mendez, Angelica Doctolero, si Jen Patrolia, si Joanna Luna at si Alan Ibaño. Salamat din sa ating pong technical side, si Engineer Winner Contihino. Maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay, sa ating pong mga tagapakinig. Bukas ha, magkarinigan ulit tayo. Susunod na po si Senyor Ray Pacheco sa Senyor Balita. Maya-maya lamang po yan. At syempre, bago tayo magpaalam, itanong natin, ilan days na lang bago sumapit ang Christmas? 41 days na lang, Pasko na! Let's go!